Ito, Idol, malapit din to, Idol, sa inyo. Sa family, si Ma'am Mirna Abines. Si Ate Mirna. Na isa pong 65 years old na nasa Dumaguete City po. Rafi. Si Ate Mirna ay dati naming kasambahay. Mm-hmm. And recently, kumontak siya sa akin at humingi siya ng tulong. Apo. Nagulat nga ako kasi matagal na kami din nag-uusap nito. Pero si Erwin has been helping her. Kasi ito yung nag-alaga kay Erwin. Erwin and Edel. Apo. Okay. Ate Mirna. Andito ako, Winong. Andito, I ang. Okay na. Nandito siya, Winong. Winong kasi si Erwin eh. Mahal naman niya si Erwin at saka si Edel. Oh, Ate Merns. Oo. Kumusta ka, Ate Merns? Ang mabuti rin. Oo. Oh. Naalala pa yung mga magandang kahapon natin, Ate Merns? Oo. Oh, ano mga naalala mo na nasa Puerto Princesa tayo? Oo, na ako rin nag-alaga nun kay mami mo. Mm. May sakit, oo. Kilala pa si Nanay Rosa? Oo, nagkasama kami noon ni Nanay Rosa. Ayun, okay. Ikwento mo yung ano, yung sa Puerto Princesa, saan tayo nakatira? Sa Puerto Princesa, sa likod ng ano, sa likod ng bangko. Tama, sa likod ng bangko. Actually, ito si Ate Merns, medyo malimutin to. Maski nung bata pa siya. Medyo malimutin siya ng konti. Pero she's fiercely loyal. Very faithful siya sa amin. Napakabait. Okay, sa likod ng bangko. Malalang pa yung papaya? Di ba may papaya doon? May papaya doon o sa tabi ng bangko. Ano yung papaya? Ano yung importansya ng papaya? Yung papaya na diit, hindi masyado malaki, katamtamal. Pero anong ginagawa natin sa papaya noon? Ginagamit din sa ano, sa mga salad. Oh. Sa mga manok, oo. Yun. Kasi yung papaya, malaking pakinabang namin doon, nag-iisang papaya yun. Sinusungkit, inaakyat niya, sinusungkit ko minsan, doon kami kumukuha ng pang sahog. Wow. Sa tinola, kuminsan, tinolang manok, oo. Ano, kuminsan, papaya, haluan ng sardinas, ayun yun. Mm-hmm. Tapos, itong si Ate Mirna, maraming lugar na rin ito napuntahan. Ate Merns! Singiling kita ngayon, bakit si Erwin yung mahal mo noon at hindi mo ako mahal, hindi mo ako kinalagaan noon? Tapos ngayon, lalapit ka sa akin? Oh, no! Oh, ha? Favoritism ka, si Erwin ang mahal mo noon. Oh, dinadasan din kita ngayon. Sabi ko, baka sa mo, pasok ka may tagbo ka pagka senador. Wag senador, wag senador. Dati yan, pareho sila ni Nanay Rosa eh. Pupunta sa palengke. Tapos pag may mga barya-barya doon na mga sobra, okay. Or kuminsan medyo, ayun ko, kung kupit bang tawag noon, mm-hmm. Pero hindi yung binubulsa. Bibili siya ng laruan pag uwi niya sa alaga kay Erwin. Ako wala. Wala ka sa'yo. Oh, tumatawag siya. Ah, alam niya. Malaki-laki ka na noon, paeng. Maski na. Bakit pag uwi niya, galing palengke o grocery, utusan siya, o magganan siya ang tawag niya, tutubo siya, pero yung tubo niya, ibibili niya kay laruan ni Erwin o pagkain kay Erwin o damit, bakit sa akin wala? Guilty ka. Ito si Ate Merns. Malaki ka na noon. Oh, tapos, high school ka na yun eh. Si Edel, yung bunso namin, ganun din. Yun yung dalawang mahal na mahal niya. Oh. Tapos ngayon, yung si Nanay Rosa naman, yung si Kuya Bong, saka si Kay Joseph, nalalaktawan ako palagi. Alam na alam niya eh. Ate Merns? Oo? Si Chad Diding, kilala mo pa? Ay, oo. Asa na siya ngayon, sa Palawan pa rin. Nasa Palawan. Yung anak. Ano yung si Chad Diding, mabait o hindi? Mabait naman rin. Hindi, actually si Chad Diding, yun yung disiplinarya namin. Yun yung nangungurot. Pero ito siya, never pumapalo to. Siya at saka yung si Rosa, medyo kuminsan pumipitik pa. Okay. Pero ito siya, never. Ilan ba lahat sila, Idol? Matatandaan ko si Rosa, siya, and then yung si Nanay Rosa, si Ate Mirna, at saka si Cha Diding, kung tawagin namin. Tatlo sila. Oh. Ate Merns! Oo. Hinatid pa niya sa school si Erwin. Ikaw, sir? Oo. Wala! guilty siya, oh! Wala! Minsan, naiwan ako sa school. Opo. Diyan si Erwin, maliit pa, tapos sa school dito sa Manila pa. Opo. Ako, Edel. Hilain niya si Erwin saka si Edel. Mm-mm. Naiwan ako.
ako, bandang huli, eh, binilikan din niya ako. Sorry ah. Kasi, eh, well, noon pa naman yun, wala naman, wala na sa akin yun. Basta, eto, she's a very fierce and loyal na kasambahay. Ganon siya, kaloyal sa amin. Kaya nga, si Erwin naman, in return, hindi siya pinapabayaan ni Erwin. Parang ako, si Nanay Rosa, di ba, hanggang ngayon, tuloy-tuloy yung monthly support ko kay Nanay Rosa sa rental and everything. Si Erwin naman dito sa kanya. Kaya lang ngayon, naglalambing siya ng pang-maintenance ng gamot. Anong nangyari sa'yo, Ate Merns? Minsan nagabili rin ako ng maintenance kasi minsan taas din sana akong yung high blood ko magdating minsan ng 140 over mataas. 90. Oo! Oh, nagpa-doktor ka na ba, Ate Merns? Nagpa-pagamot na rin ako. Minsan nagpa-BP rin ako, walay bayad. Okay, sa center. Pero Ate Merns, dapat magpa-doktor ka muna para maresetahan ka ng tamang gamot. Oo. Okay, Ate Merns, ha? Kasi magbibigay ako ng tulong. Sino mas mahal mo? Si Erwin ako. At priharin kayo, lahat. Lahat. Pati si mami mo. Magaling. Umihingi nga si mami mo rin ng tulong sa akin, si Erwin. Dahil lang si mami mo na masakitan dyan. Ayaw. Umihingi, oo. Sabi ko, sabi nga ni Erwin na, kuhan, sabi nga niya, ipuntasan mo si mami. Sabi ko, oo. Eh, nag-aiwas na daw si mami mo ngayon. Sabi ko, huwag naman. Gusto ko rin maghapa pang pay mami mo. Oo. Oh. Ito si Ate Merns, makwento ko lang. Ate Merns, ha? Ito si Ate Merns, meron siya naging boyfriend. Ooh! Oo. Sa Puerto. Ngayon, yung naging boyfriend niya, eh, sa isang compound kasi, parang bodega. Opo. Sa bodegero. Ngayon, may nangyari sa kanila nung bodegero. Opo. At may nangyari sa tiyan ni Ate Merns. Opo. Eh, nalaman ng tatay ko. Mm-mm. Pinuntahan yung bodega. Kinatok. Mr. Tan! Buksan mo yung warehouse mo. Binuksan. Oh, Myrna, turo mo dyan. Sino yung boyfriend mo dyan na nag-ano sa'yo? Opo. Tinuro ni Ate Merns. Mr. Tan, gusto ko bukas magpakasal na silang dalawa. Pinikot! Ganun kamahal din. In return, ganun kamahal namin siya. Eh, pinakasal. Wow. Ang nangyari, itong sinalaki, nung, eh, siyempre, binigyan na namin ng baon para eh, siya at saka yung pinakasal sa kanya, pupunta na doon sa probinsya ni lalaki. Oh. So, sa paligitna ng biyahe, bus stop, siyempre, okay. Kain, baba. Sabi nung kanyang mister, dito ka lang muna, honey. Mm-hmm. Huwag kang umalis dyan. Mm-hmm. Ihilang ako. Okay. Gusto niya sumama, ihilang ako. Ngayon, intay siya. Mamaya, alis na yung boss. Sabi sa driver, huwag ka umalis. Yung mister ko nasa baba pa. Uh-huh. Antay pa ulit sila. Hindi na bumalik. Oh. Oh, yung pala, itong si mister, sumakay na ng boss. Tumakas na. Ayun. Bumalik sa amin. Punta na ulit ng daddy ko yung Mr. Tan. Nasaan na yung lalaki tumakas? Kel Nelson, wala na ako magawa. Tumakas na yung lalaking yun. Wala na akong kinalaman. E de yun. And balik siya ulit sa amin. But anyway, magaganda yung mga kahapon. Yung mga nakaraan, pag naalala ko, kasama to si Merz, masayahin siya na kasambahay. Siya lang yung kasambahay na para bang walang problema palagi. Good vibes lang. Good vibes. Maganda ang aura ni Nanay Myrna. Yes. Hindi nga. Totoo. Kita mo yun. No? Tawa siya ng tawa. Opo. Ate Merns, ano may tutulong ko sa'yo? Anong gusto mong tulong? Sabihin nyo lamang. Kahit na hindi mo ako paborito, okay lang. Ate Merns, hindi mo ako natatampo. Naintindihan ko. Pero din ako kasi yung loss ko, may sakit. Malaki ang ano, may tubo ng tiyan. Yung asawa ni Salma. Hindi mo in-law yon. Yung in-law mo, yung budigero. Yung tatay ng budigero. Yung tatay ng budigero. Natumakas. Oh, di ba? Akala ko, sabi ko, may bago siyang in-law. Yung Salma, yun yung sister niya. Kumusta si Norma? Meron siyang kapatid. Opo. Na naging kasambahay naman ng ate ko. Ate Myrn? Si Norma patay na. I'm sorry to hear that. Inatake no ng high blood. Mas bata sa iyo, di ba? Bata pa sa akin yon. Okay, si Norma. Si Salma, mas matanda sa iyan. Hindi,
bata pa rin sa akin yon, kasunod ko. Si Salma, okay. Oo. Ay, ikaw pala, Timers, ang pinakamatanda no, sa mga babae. Ako ang pinakamatanda sa babae. Yun. Tatay niya, Idol, close in ang father ko, Sergeant Abinis. Ah, okay po. Mm-hmm. Yun yung, kung matatandaan ko, ang hawak-hawak palagi ng father niya, na close in ang father ko, the temple visual commander yung father ko, dahil yung father ko nag-feel dahil hindi yung na-opisina lang at nakakursumanot, aircon, pindot-pindot. Yung father ko pupunta sa field, nakikipagbakbakan talaga. Makikita ko yung father niya, pag mag-field na yung daddy ko, may hawak ng pinakamalaking baril, kung tawagin ay bar, na ganito kalaki yung bala. Bar, yun yung parang wow. 50 caliber. Yun yun. Maliit lang yung father niya, pero matapang tong father niya. Pag bibit-bitin nga yung bar, halos sasayad na sa lupa. Pero matapang astig father niya. Yumaon na rin. Sige, Ate Merns. So, anong gusto mo sabihin mo sa akin, Ate Merns? Paeng, gusto ko rin papagamot mo ako dahil kulang yung mga gamot, pambili ng gamot, tapos ang indiksyon dalawa. Oh. 1,000 kapil ang indiksyon. Nako, marami na po. Oo, kasi dalawa indiks kasi kung ano, anti-tetanus. Ah, bakit? Ba't anti-tetanus? Yung ano, yung apapa, yung kukukubanda-banda. Saan? Dito. Lamamaga. Ah, ito. Ito po, sir. Oo. Ito po yung pinadala niyang picture sa atin. Na oo. Ano nangyari dyan, Ate Merns? Ayun na, yung aywan ko bakit itong lamamaga. Perme, sabi ko. Pero nagdugo. Pagkatapos dugo, nagtubig. Oo. Pinadoktor mo na yan, Ate Merns? Ah, wala pa. Nagpakuan pa na ako. Nagtanong na ako sa doktor magkano ang ano. Ah. Ang gamot. Oo. Okay, pupunta ka pa lang sa doktor. Oo. Nagtanong na ako sa doktor magkano ang gamot. Magkano raw? Bali daw, 5,000. Lahat-lahat. Okay, sige. Ganito ang gagawin natin, Ate Merns. Sige, kahit na hindi mo ako mahal noon, aww, hindi mo ako binibigyan ng laruan, hindi mo ako binibigyan ng pagkain, pagkagaling palengke, tataw, so guilty na guilty siya eh. Bigyan kita 100,000 pesos. Wow! Salamat din, Wino. Aking palaguri. Oh, kita mo, puro Wino? Kita mo? Ayaw mo na. Ayaw na natin, nag-walk out na si Wino. Ayaw mo na. Winong siya ng winong. Ayun. Term of endearment kay Erwin eh. Winong eh. Yung tawag niya eh. Sa akin paeng. Kita mo? Lumilitaw yung katotohanan? Winong ng winong? Well, hindi. Hindi naman ako naselos ha. Biro lang, Ate Merz. In fairness, hindi siya pinapabayaan ni Erwin. Every month nga merong allowance si Ate Merz kay Erwin. Ayan. At least ha, kahit na hindi mo ako inalagaan, bigay kita 100,000. Okay na sa yon? Okay na. Laki na yun. Ah, sapat na yun. Okay, sige. Sige. Sapat na. Sige, Ate Merz, pagaling ka at ayan, papadala namin sa iyo yung 100,000, ha? Oh, sige. Huwag mo ibabang telepono na para kukunin yung mga account details mo. Oo. Okay, pagamot ka at pagaling ka. Oo. Ay, isang tanong na lang ulit. Sinong mahal mo ulit ngayon? Si, ngayon? Hindi, kunyari isa lang. Si Winong o si Paeng? Pare-aring kay lahat. Hindi ko rin ako nagpan kay Erwin, pati ikaw, mahal ko ka muna rin lahat. Ah, oh, sarap sa pakiramdam kahit na ilang taon na iniwan, kahit na iniwan mo ako sa eskwelahan noon. Ha? Guilty siya eh. Oh, sige, Ate Merns, wala. Biro lang, Ate Merns, ha? Wala na. Just matagal na yun. Okay. Anyway, Ate Merns, ingat ka palagi, ha? Oo, ingat ako parati dahil sa iyo rin. Okay, God bless. God bless. Okay. Paeng, di ba ako makingi ng tulong sa iyo sa aking in-laws? Oh. Brother-in-law. Kasi ah, yun na, Ate Merz. Bigyan na kita ng 100,000. Bahala ka na mag-share-share sa kanila. Doon sa mag-share na lang ako sa kanila. Oo. Bahala ka na. Doon sa 100,000 kung magkano yung i-share mo sa kanila. Bigyan ko siya ng 25,000. Oh, ikaw, bahala okay ka. Ikaw, nasa iyon. Sige. 25,000 sa kanila, tapos meron ka pang 75,000, iiwan mo sa banko mo yon. Oo. Okay na yon. Oh, sige. Okay. Yun na lang. Oh, baka gusto mo mag-mensahe kay Winong. Pimi kami nagatawag. Pimi katawag natin. Kita mo yan, oh, Pimi. Kita mo na ngayon, oh. Sabi ko na nga ba eh. Sabi ko na nga ba eh. Pimi silang tatawagan ni Winong. Tapos ako, hindi niya ako tinatawagan. Tatawagan niya ako. Ngayon may kailangan siya.
Nang wala siyang kailangan, wala siyang tawag sa akin. At least lumabas sa bibig niya, pirmi siya nagtatawagan ni Winong. Imahalin kita, ah, hindi, naitindihan. Biro lang, Ate Merns. Biro lang, Ate Merns. Ops, anong pangalan ko ulit, Ate Merns? Si Pain. Ayun. Kasi kanina pa, pawinong ka ng Winong. Oh, kahit na iniwan mo ako, Ate Merns, ha? Yan, ha? Wala ako sa Manalog. Oh, binigyan kita ng maganda-ganda, ha? Okay. Sige. Ingat ka, Ate Merns. Oh, sige. Thank you rin. Okay. God bless. Ayun. No? Hindi ko makalimutan talaga niyan. Trinity, Quezon City. Ah, school ko. Nag-aaral kami dyan. Mm. Sa elementary. Opo. Yun. Erwin, ako, Erwin, and Edel. Doon. Iniwan ako. Pag nakita niya si Erwin, wala na, nakapokus niya kay Erwin. Mahal na mahal niya si Erwin. Mm. And then si Edel, kasi yung bunso. Ako talaga palagi na laktawan. Ganon din kay Nanay Rosa. Ang mahal yung sunod. Si Edel, and then lulundag. Doon sa sunod kay Kuya Bong. Opo. Si Raffy, palagi na laktawan si Paing. Pero okay lang. Kita mo si Ate Burns, oh, halatang halata, guilty. Winong ng winong, sir, eh. At saka, booking, palagi kami nagtatawagan. Tapos ako tatawagan niya, teka muna, siguro si Raffy naman punta, si Paing naman tawagan ko. But anyway, hindi naman, okay lang. Naalala ko lang yung mga magandang kahapon na alaala namin, kasama siya. Happy memories. Yes. Pati netizens idol, dami natuwa sa mga memories. Okay. Pero she's really, really very loyal to us. At siya yung tipong kasambahay na ipaglalaban ng patayan yung kanyang alaga. Same with Nanay Rosa. Pag may mga kaaway, halimbawa si Edel. Buti nga kay si Edel dahil yung bunso, opo, dalawang nagmamahal, si Nanay Rosa at saka yung si Ate Myrna. Kaya spoiled na spoiled yung si Edel. Tapos mahal pa ng tatay. Pag may kaaway si Edel, yung halimbawa may mga bata, opo, na kaaway, susumbong na sa dalawa. Yung dalawa magipag-away. Ganon yung mga kasambahay namin na pinaglalaban yung kanilang mga alaga. Kumbaga, sige, di bale, ako na lang away dyan. Wag lang kayo. Malala ko pa yung si Nanay Rosa. Pag merong mga gawain sa school, classmate sila ni Kuya Mon, eh. Oh. Siya yung mag-scrub, di ba? Pag sa mga publisher, maglalampaso. Ah, opo, cleaners, yung mga cleaners. Okay. Asayin cleaners yung kapatid ko. Pauwi niya kapatid ko. Uwi ka na, ako lang gagawa nito. Anyway, sige, naalala lang natin. Ayun. So, kita mo na, ha? Kita mo na. Walang nagmamahal sa akin noon. Kulang sa mamahal. Hindi. Busog na busog ko sa pagmamahal ng Panginoon. Yes. To God be the glory! Palapakan natin. And the mga netizens, Idol Raffy, ang daming nagmamahal talaga kayo. And nakita naman din natin kung paano yung balik na pagmamahal ni Erwin ay binigay sa kanya. Opo. At totoo yun na si Erwin every month nagbibigay ng consistent na sustento sa kanya. Yes. Binabayaran yung kanyang apartment at kung ano pang mga pangailangan. Eh kayo naman, Idol, kay Nanay Rosa. Kay Nanay Rosa naman ako. Okay. Raffy, dito kami, kukuha kami ng pera sa binigay mo sa akin. Salamat. Raffy, ito ang nabigay ko sa akin. Salamat. Sa 100K. Sa natanggap ko na sa binigay mo. Salamat. Maraming maraming salamat. Ito ang pinangako ko kay Raffy Tulfo. Okay, so yan na po yung pinangakong 25K ni Ate Myrna na galing po kay Sir Raffy Tulfo. So ano po masasabi nyo kay Idol Raffy? Maraming salamat pinigay ni Sir Raffy. Kayo po, Ate Myrna. Salamat rin, Raffy, ang pinigay mo sa akin. Alright. Maraming salamat. Thank you po, Sir Raffy. Thank you po. Ng mga taong sumuko na sa buhay ibinangon niya, Idol, napakasarap mo magmahal. Sana araw-araw ay gabayan ka ng may kapal. Dahil sa mga pagtulong mo na walang kapalit, nakita yon lahat ni Lord, siya na bahalang magbalik. Salamat.